Nandito tayo ngayon sa Palawan Express and tuturuan ko kayo kung paano magpadala through pera padala. Kung makikita nyo dito, nandito ang mga service charge or service fee. So, kapag ang limit lang nila is 50,000, so kung magpapadala kayo ng 100,000, magkakaroon kayo ng dalawang transaction. So, dalawang papel yung kailangan nyo. Fill out na natin to. Yung pangalan natin, yung mobile number natin, at kung may suki card ka, pwede mo rin i-fill out din dito. Then yung receiver natin, yung amount na ipapadala natin is 100. Purpose of transaction is allowance. And the relationship to receiver is friend. And fill out na rin natin yung signature natin. So, inantay natin ngayon na ma-process yung transaction natin. Since wala pa tayong record sa Palawan Express, kailangan natin mag-fill out ng customer information sheet. Ang mga importanteng i-fill out is yung complete name natin, yung address, yung birthday, birthplace, gender, sources of funds, purpose, and importante rin dito yung tatlong signature natin. Kung employed ka, kailangan mo rin i-fill out yung name ng employer and yung nature ng business. So, na-receive na natin yung receipt natin sa Palawan Express, pera padala. Bali, ito yung transaction code na kailangan mong ibigay sa receiver para makuha niya yung pinadala mong pera.